papagawa po ako. Kapag ito po yung third police pal ko, police passing ko. Wala siya na po kayo. Pwede lang dumaan or mag-cross ang mga e-trike, e-bike sa intersection. So hindi na kayo makakapasada sa kahabaan ng kalsada. So ano masasabi doon? No choice po tayo, kailangan po sumunod sa batas. Yun na po. Sige po, salamat po. Maraming salamat ha. Ingat palagi ha. Salamat. Pagaya po niya, naghahanap buhay po kami ng maayos eh. Ginawa nila o. Naghahanap buhay po kami ng ano. Sa amin, hanggang dito, pinagsagaan ko. Tapos kinuha na lang ninyo. Kung alam nila pa, tinula ko yun. Kasi hindi umaandar yung ganitong gulong. Kasi kami, naghahanap buhay po kami ng maayos eh. Pagtutulak ko, para na makarating dito. Tapos kanya lang ang gagawin ninyo. Hindi nyo alam, yung pinalesya nga yung e-bike ko. Sir Gab, last question na lang. Nakita naman natin yung mga e-bike, e-trikes na yan, ay na-appreciate natin na talagang isa sa mga sinasakyan ng mga publiko. Sa mga bago pa lang or bibili or magbabiyahe ng e-trike, ano pong masasabi nyo or ano message nyo sa kanila? Well, ang advice namin unang-una, you have to acquire a driver's license. Dahil let's say you want to use it as a source of living, tulad po ng mga nahuhuli natin, nagpapasada, nagsasakay po tayo ng mga kababayan natin. So, unang-una, you have to have the license. Pangalawa, yung registration po. And of course, pangatlo, you have to keep in mind yung safety. And lastly, yung mga kalsada na kung saan pinagbabawal po, ay pakiusap po namin, huwag na po tayong dumaan dahil ayaw naman po namin na ma-impound, dalang po kayo na ma-impound. Dahil alam naman po namin, ang isang e-trike o isang e-bike ay medyo may pressure rin po. Yung pulis, may-ari yung kapatid ko po. Uh-huh. Pasay pulis po. Retired na rin po yun. Retired na po yung kapatid ko. Lisensya po, lisensya. Ay, lisensya po na kabahay po. Papagawa po ako, pasensya na po. Yung kapatid ko. Uunin natin po. Ay, may lisensya po ako na sa bahay po. Tatawagan ko yung kapatid ko. Magpapagawa po ako. Nagkapo ako na parito kasi magpapagawa po ako. Kapatid ko po ni third police pal ko. Police passel ko. Wala siya na po ngayon. Ako po taga simbahan po ako. Lay minister po ako na simbahan. Anong masasabi nyo dito sa inimplemento yun sa paninitaw o panghuli ng mga e-bike? Wala naman pong problema sa amin kung para sa kabutihan naman po at daligtasan po ng bawat isa. Alam nyo po ba, Molta, kung halimbawa mauli kayo? Hindi ko po alam. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay April 18, 2024 at sa oras na 8 ng umaga. Nandito ngayon ang special operation group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. At kasama rin ngayong umaga ang lokal ng Paranaque. Hindi naman nalinggit sa inyong kaalaman itong paninita o paghuhuli ng mga e-trike, e-bike, mga postcard, kuliglig ay in-implement na noong April 15, last Monday, 2024. At itong papatupad ng traffic ay hindi kakayanin ng isang ahensya bagkos kailangan makipag-coordinate sa lahat ng ahensya at sa pamahalang lokal. Kasama sa pagpapatupad ng batas sa trafiko na ito ang DOTR, LTO at ang MMDA. Ang mahuhuli at masisita ng mga e-bike at tulad ng mga walang lisensya o walang rehistro ay magmumulta ng 2005.
Ngayon kung wala silang mga dokumento, kaso lang na sabi nga lisensya o hindi sila nakarehistro, kaya tuluyan ang may impound. Well, hindi naman po sila nagmamaneho o umaandar, so ano lang po ito, illegal parking. But then again, pag wala pong lisensya, ay matotoo po sila. Matotoo din. Apo. Thank you, sir. Ay hindi naman lingit sa inyong kaalaman ay dumadami na ito at nagkukos ng traffic. Mayari doon, may hali din ito. May lisensya po yun. Yung lisensya niya. Yung lalatikin. Kaso wala nang pareho kayo. Pareho lang lisensya, may impound yung pareho yan. Yun nga, lalong dumadami ang e-trikes, e-bikes dito sa lansangan ng Metro Manila. Bukod doon ay nakukos sila ng traffic at minsan ay nauwi pa sa aksidente. Ilalagay ko sa screen ng video ang mga lugar na kung saan pwedeng dumaan ang mga e-bikes. At nandiyan na rin ang iba pang detalye. Ngayon, dahil walang mga plaka itong e-trike, yung chassis number na lang ang titignan. Isa na itong e-bike na isasampa sa tow truck dahil kulang sa dokumento. Nabanggit ko yung dokumento simula nga nung in-implement itong paninita at paghuhuli ng mga e-bike or e-trikes. Kaya kung halimbawa hindi pa nai-rehistro ang inyong mga e-bike o e-trikes or bibili kayo, ay dapat nyo nang i-rehistro bago nyo ipasada sa lansangan. So sa ngayon, tatlo na itong isasampa sa tow truck. Sa mga nagtatanong kung saan matutubos itong mga e-bike, doon din sa Tumana Marikina. Bukod sa multa nyong or sa pagtubos nyo ng e-bike, eh mayroon pa itong additional charge sa tow truck. Ito pa, mayroon pa pala dito. Mahirap mag-check ng mga chassis number habang wala pang plaka. Anong meron dito? Ah, ito yung kanina. Paano naman kami? Oh, ititihin nyo rin kami. Kami yung nagahan. Hindi naman kami nangi-store sa inyo. Ano po ang kailangan naman po kami, sir? Kahit mga ilang araw. Kaya may mga mahihirap din po rito. Mga ordinary mamamayan. Kaya po kami, ako isa rin po ako, single mother, sir. Oh. Ako lang po naghahanap po. Oo nga po, sir. Andun na nga po tayo, sir. Dapat bago po kayo manguli, anuhan nyo muna po kami. Anuhan nyo muna po kami ang trabaho. Ano nyo muna po, sir? Ayan nga, may declaration nga yan. Sir, dapat yung pilimentayan ng trabaho, bigyan nyo muna po kami, sir. Pagaya po niya, naghahanap buhay po kami ng maayos, sir. Ginawa nila, oh. Naghahanap buhay po kami ng sa amin, hanggang dito, pinagsagaan ko. Tapos kinuha na lang ninyo. Kung alam nila pa, tinula ko yun. Kasi hindi umaandar yung ganitong gulong. Kasi kami, naghahanap buhay po kami ng maayos, sir. Pagkanya pa pagtutulak ko, para na makarating dito. Tapos kanya lang ang gagawin ninyo. Hindi nyo alam, yung pinaysa nga yung e-bike ko. Nasa nagkatarungan. Where is justice here? Hindi po ba? Bago po kayo mang huli, sir. Kahit hindi nyo kami. Hindi talaga namin kayo pipigyan. So, opisyal na lang po kayo. Ha? So, opisyal na po kayo pipigyan. Dito, tumulog po tayo po muna. Hindi pwede yun, sir. Anayin nyo muna kami, sir. Maawa na wag po kayo na. Daya lang po sa nakapinapitaan namin, sir. Ito yung na-interview natin kanina. Na wala siyang lisensya at meron pa siyang binanggit na pag-aari ng pulis. So, ikakarga na kasi sa tow truck. Wala kasi siyang talang lisensya. Bali, lima pa lang may ikakarga dito sa flatbed. So bali siyam ang naisampa dito sa dalawang tow truck sa oras na 8:40 ng umaga.
Sa oras na 9:05 ng umaga, nandito ngayon ang team sa may kahabaan ng Macapagal Boulevard. Ayan na yung kanto ng Buendia, yung may traffic light. At yung nakikita nyo yung mga puno na yan, yan ang CCP complex. At nandito tayo ngayon sa kanto. At ito, nadaanan nito mga tricycles. Hindi lang tricycle, ah, pedicab pala ito. Ayan, kasama yan sa in-implement nung April 15. Kasama na rin yung mga kariton o yung pushcart, uliglig, gaya nga nasabi ko kanina. At dito naman sa unahan, makikita natin yung kumpol-kumpol na nasita dito ng mga e-trikes. Nasa lugar na tayo ng Pasay City, ha. Kanina nasa Paranaque tayo. So katulad kanina sa Paranaque, ayan, tinecheck kong may lisensya at yung mga dokumento. Kung walang mga dokumento dyan at walang lisensya, may impound. At kung may lisensya naman at nahuli kayo, ang multa ay 2-5. Yung ano po na yung koho po ito? Koho? Opo. Egypt po kasi ito, diba? I-trike po yung mga. Opo, pero may lisensya po kayo. Ayun. May lisensya po kayo. So, sir, aware na rin kayo sa in-implement nung Wala po kasing nasabi siya, pero alam ko po, okay na po. Kasi na-implement ito nung April 15. Ah, nung 15 po, sorry. So, first, kakalabas ko lang po kasi. Alam nyo, aware din ba kayo kung magkano multa pagka nahuli kayo? Wala akong banggit pa po eh. Meron kasi silang dati, meron silang ano, prangkisa galing sa City Hall na pinapayagan sila dito sa dumaan sa Macapagal hanggang Muwa. Pero ngayon, inilit na tayo, sabi ni Bossing, detikita na sila. Sige po. Salamat po. Okay na po. No. Sir, matanong ko lang, katulad nito, aware niya kayo sa... Hindi na po ako mabiyahe. Hindi, ibig sabihin, kasi... Pwede lang dumaan o mag-cross ang mga e-trike, e-bike sa intersection. So hindi na kayo makakapasada sa kahabaan ng kalsada. So ano masasabi doon? No choice po tayo. Kailangan po sumunod sa batas. Yun lang po. Sige po. Salamat po. Oh, maraming salamat. Ha. Ingat palagi, ha. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Pinababa na lang yung mga pasahero at ibinalik ang pamasahe. Ang singil pala dito... minimum ay 20 pesos. Ngayon pag senior citizen, 15 pesos ang pamasahe. Ayan. Na lang po. Natikita na si sir. Anong masasabi nyo sa 2-5 na multa, sir? Wala yan, sir. Ano lang naman, chamba lang tayo. Talagang ano. Trabaho nila yan, sir. Talagang pinapatupad nila yan. Trabaho nila. Sige, ingat palagi. Wala tayo magagawa, sir. Sir, ingat po, sir. Okay, sige. Salamat, sir.